Hello mga ka-Pixie, hello Air Signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinipixie tayo. Ito ang ating Numan Kapalaran mga ka-Pixie para ngayong July to August 2022. Again, ito ay para sa Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito ay general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Mayroon tayong dalawang set ng decks dito guys. Ito yung main deck na gagamitin natin. Hahanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng swords para sa air signs. And then ito naman yung para sa oracle reading natin later. Okay, so unahin natin to guys. Isa-shuffle muna natin siya. Again, hanapin muna natin yung energy ng moon at yung energy ng swords. Bilang ang air signs ay represent ng swords sa tarot deck. Ang Numan ngayon ay mag-start ngayon July 28, mga ka-Pixie, next week yan, Thursday. And ang next cycle ng Numan ay sa August 27. So, sa mga dates na yan, July 28, mapapansin nyo na madilim yung langit natin walang buwan, no? And then, yung next cycle is August 27. So, itong reading na pa is spiral dyan sa period na yan. Combination ng positive and negative energy, mga ka-Pixie, po ayaw makarinig ng negative reading, huwag panoorin yung video. So, hanapin natin yung energy ng Moon, yun yung una. By the way, mga ka-Pixie, inform ko lang kayo na open na yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa mga gusto mag-members, pwede mag-sign up. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button, mga ka-Pixie. And para may access kayo dun sa mga videos regarding manifestation, yun yung tinuturo natin dun, guys, no? So, ito yung moon energy, mga ka-Pixie. Para matuto kayo mag-manifest so that you can be to have anything that you want in your reality using the power of your subconscious mind and the law of attraction. Alright, so, this time naman, guys, hanapin natin yung energy ng swords. Meron pa tayong isang channel mga ka-Pixie, Pinipixie Love Tarot. Sa mga gustong, sa mga mahilig sa love readings para magabayan kayo sa mga relationship nyo, pwede kayo mag-subscribe din sa kabilang channel natin. So, Queen of Swords Energy mga ka-Pixie, bilang ang air ay nare-represent ng swords sa ating, sa tarot deck. For some of you guys, no, may mga bagong kontrata. Ay, wow, napakaganda ng mga readings nyo guys, no. Unahin natin ito, no, kasi maraming opportunities na dadating sa inyo, guys. Pagdating sa ano to, ha, sa kaperahan, mga ka-Pixie, so either trabaho, negosyo, sa mga sales, ganyan, mga bentahan, trabaho, negosyo, or kung ano yung source of income yung mga ka-Pixie, however it resonates with you. Pero this time, maraming opportunities, maraming iaalok sa'yo sa universe, no, na may kinalaman para mag-improve yung iyong financial status, mga ka-Pixie. So, ikaw na yung bahalang mamili, guys. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko, kung ano yung vision nyo, yung iba sa inyo, meron kayong vision, no? As in, meron kayong certain vision in your mind regarding sa kung ano yung gusto nyo ma-achieve in terms of financial aspects. And yun yung parang idodraw ni universe para sa inyo. Yun yung ipagkakaloob sa'yo. Parang magdi-disguise siya na opportunities, pero it's parang dinodraw. Alam nyo ba yun? Dinodraw ni universe sa inyo, papalapit. Parang nagkakaroon ng breach of incidents, mga ka-Pixie, para ibigay sa yun ni universe kung ano talaga yung vision mo. This exactly how you think of it, mga ka-Pixie. Ganun-ganun. So, sa mga marunong mag-manifest dyan, mga ka-Pixie, if you are using the power of your imagination or visualization, it is coming to fruition, mga ka-Pixie. Ibig sabihin, makakita talaga kayo ng resulta ng movement sa iyong physical world when it comes to your financial aspects. There's a lot of opportunities coming to you. A lot of good, yung iba sa inyo may good news. Offer, mga ka-Pixie, new offers, new beginnings, new hope, new opportunities. Pagdating sa trabaho, pagdating sa business, pagdating sa income, mga ka-Pixie, you will be signing contracts, may mga pirmahan ng kontrata, yung iba magpapasa ng documents. So, maaaring may mga job offers na rin kayo na matanggap, yung mga nag-a-apply ng trabaho, yung iba sa inyo maaaring na kayo magkaroon ng contract signing, ganyan.
And yung iba sa inyo, mga kapiksib, nag-aayos na kayo ng mga papers. Di ba ganun yung kapag once hired na kayo, naglalakad na kayo ng mga documental requirements, no? Yung mga medical, mga pasahan ng mga legal papers, etc., 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 para dun sa filing nyo sa HR. So, you will be very busy, mga kapiksib, dahil parang ang dami nyong aasikasuhin na papeles. For some of you will definitely be signing contracts sa mga sales, di ba, yung mga nagbebenta-benta, baka maka-close kayo ng mga deals, ganyan, na that will definitely bring you money, mga kapiksi. Okay? Yung iba sa inyo, nag-level up yung status financially, no? This is more on financial status, mga kapiksi. So, nag-level up, ibig sabihin, umuunlad. Kaya nag-level up, umuunlad. So, nag-hire ng pag-unlad sa inyong money status or financial status, mga kapiksi. Okay? So, yan yung strongest energies na lumabas, mga kapiksi. Alright, for some of you guys, no, although yung iba sa inyo guys, nagkakaroon kayo ng financial struggles, no, pero malalampasan niyo siya, no. For some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng financial struggles right now, okay? And then, itong mga opportunities na dadating na to, mga kapiksi, yan yung sagot ni universe sa inyo para masolusyonan nyo yung mga problema sa pera, okay? So, if you are facing financial crisis right now, if you are facing yung mga problema sa pera, ganyan, malalampasan nyo siya. Ibibigay sa inyo ni universe yung solusyon pagdating sa pera. So, again, yun yung mga sinasabi ko sa inyo, mga opportunities na i-allok ni universe sa inyo. So, bagong trabaho, yung iba, contract signing sa mga business, ganyan, and sales. So, yun. However, it resonates, mga kapiksi, kung ano yung nakaka-resonate sa inyo. Pero, eto mga kapiksi, parang harvest time ka na. Pero hindi siya ganun kabilis dadating sa inyo. You have to work hard for it pa. Mga kapiksi, no, parang sinasabi din dito na huwag mo munang masyadong pitasin kung hindi pa hinog yung bunga. So, alagaan mo muna, no. Parang sinasabi sa iyo dito na huwag ka masyadong magmadali. Eventually, dadating sa'yo yung solusyon sa mga problema mo sa pera. Huwag masyadong magmadali, mga kapiksi. Take your time. Ang importante, guys, is kumikilos kayo one step a day, no? Until makakita kayo ng konkretong solusyon sa mga problema nyo sa pera. Alright? Okay. So, yan ang inyong strongest energies. Air signs. Tingnan naman natin ngayon yung additional message para sa'yo. May mga subliminals din tayo dito, mga kapiksi, mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship. Makakatulong yan sa inyo guys para mag-improve, umunlad yung mga sitwasyon nyo. Pwede nyo i-combo-combo guys, no? Mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. Pero hindi siya downloadable kasi hindi na-capture yung silent affirmations pag dina-download. Pero libre yan dahil sa YouTube, guys. Okay? Balance spirituality and practicality. So, dapat naman talaga, mga kapiksi, lahat is balance lang, no? So, ilagay sa tamang balance ang lahat ng mga bagay-bagay sa ating buhay, mga kapiksi. Alright, and tingnan pa natin kung ano yung ibig sabihin itong card na to. Meditate every day, mga kapiksi, and see what comes to you. Answers will come. So, yung meditation, mga kapiksi, no, it's really, really very helpful, mga kapiksi, sa buhay natin. Kaya palagi ko kayong ina-advise na mag-meditate every single day. Or every may chance kayo, mga kapiksi. I know na yung iba sa inyo masyadong busy sa buhay, pero napakalaki kasi ng benefit ng meditation. Ginagawa ko to every morning when I wake up, mga kapiksi. Walang palya, pagkagising ko nang meditate na ako, okay? Maganda yan kasi nasa trance state ka pa. And sobrang ganda ng mga benefits niya, mga kapiksi, mental, spiritual, physical, and emotional. So,
kayo din guys, no, tsaka doon talaga malinaw yung isip nyo, nagkakaroon kayo ng clarity of mind kasi nagsusubside yung momentum of thoughts, nawawala yung mga stress nyo, mga anxieties nyo, kaya nagliliwanag yung isip nyo. So kung may time kayo guys, no, subukan nyo mag-meditate dito sa channel natin. Pwede kayo mag-start dun sa Tagalog guided meditation natin, yung pampawala ng stress and anxiety. Makakatulong yun sa inyo guys kung kayo mag-start, kung hindi pa kayo marunong mag-meditate. Kung marunong na kayo, kahit sa sarili nyo na pwede, okay? Wow, you're in a super romantic but not super realistic state. Ulitin mo lang guys, you are in a very super romantic but not super realistic state. So, sobrang romantic kayo guys pero hindi na makatotohanan. So, yung mga nabubuhay dyan sa mga K-drama. Mga ano sila, guilty sila. Super romantic yung nafe-feel nila pero hindi realistic, diba? So, ganun yung ibig sabihin. Pag nanonood kasi kayo ng K-drama, feel na feel nyo, you know? Parang totoo talaga, napaka-romantic. But in reality, doesn't work that way, mga kapiksi. Follow your intuition, guys. It won't let you down, especially we have the full moon in Pisces. Yung intuition nyo, mga kapiksi, guided yan ng mga gabay natin. So, hindi kanyan ililigaw ng ganda. Sa mga panahon na naguguluhan yung isip mo, feeling mo hindi gumagana yung logical mind mo or logical thinking mo or analysis mo, mga kapiksi, follow your intuition, no? Sundin ang damdamin and hindi kanyang ipapahamak, mga kapiksi. At worst, this card can herald the end of dream. Okay, so pag sabing end of dream, katapusan na ng pangarap. Pero ito yun guys, no, it's not really katapusan ng pangarap pero katapusan ng mga challenges kasi yun yung nakita natin because the universe is rewarding you eh, kaya nga may mga bagong opportunities. By the way, angel number 777 guys, lumabas sa spread nyo, so check nyo yung ibig sabihin yan ha, baka may additional messages sa inyo ang inyong mga gabay, mga kapiksi. Alright, so yan yung overall reading nyo, mga kapiksi, para ngayong new moon season natin. Let me know guys if naka-resonate kayo, mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. Ito, panoorin nyo yung ating August 2020. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.